Hi guys! Welcome back to my channel and I'm Riza. And for today's video, kung makikita nyo sa ating title, ang aking bagong skincare routine. Nung nag-skincare routine ako na video, maraming nagsasabi na medyo pricey daw yung binigay ko na skincare routine. So, nag-try ako ng mga affordable product at mabibili sa drugstore. So, itinry ko siya ng ilang buwan. Naging okay naman siya sa skin ko. By the way, ang aking skin type ay combination skin. Oily po sa T-zone area and dry sa bandang cheek. Nung naghanap ako, ang dami kong na-try. Gusto ko nga din i-review sa inyo yung mga na-try ko. Pero, tsaka na yon, may mga nakita ako na maganda. Ang video po na ito ay lahat ng ginagamit ko. Meaning, lahat na po ng product na inilalagay ko sa face at nagustuhan ko at patuloy kong ginagamit ngayon. So, medyo marami po ito, pero iba't iba naman po yung gamit. I-explain ko naman po dito sa video na to kung ano yung, kung paano ko siya ginagamit. Pili na lang kayo kung anong gusto nyo. Merong medyo pricey, medyo nasa mid, pero hindi naman po ako gumagamit ng talagang mahal na skincare hanggat maaari. Hindi po talaga ako gumagamit ng sobrang mahal. Dahil once po na bumili ako, tapos ang pricey, tapos hindi naman pala para sa akin, sobrang nanghihinayang ako. Ayun, alam nyo naman, ang isang mom na ay talagang kailangan, hindi nag-aaksaya ng ganito. Di ba? So, ayun nga, kung kayo ay bago sa aking channel, don't forget to click the subscribe button. Malapit na po tayo sa 1,000 subscribers. Sa 100 plus na lang. So, ayun, sana ay subscribe nyo po ako. And don't forget to click the bell notification button para sa aking mga future videos. Let's start with the video! So, ayan ang aking first na syempre ginagamit. Una is nagdo-double cleanse ako everyday. Once nag-makeup ako, talaga, automatic yan, nagdo-double cleanse ako. Ang una kong ginagamit ay ito, ang Nivea Micellar. Ayan kung papansin nyo. Sorry guys sa aking kuko, hindi pantay. Sira na siya. Ayan. Tsaka mas ginagamit ko kasi ito. So, kaya ganyan. Ayan, anyway, ayan siya. Nivea Micellar. Yung price, ilalagay ko na lang sa baba. Eh, para makita ninyo. Eto guys, matagal ko na itong ginagamit na pangtanggal ng makeup. Super effective nito. And hindi siya zero alcohol. So, mas maganda siya sa mga katulad ko na oily dito sa T-zone. Na madalas talaga nagkaka-breakout ako. So, eto. Ito na rin yung nilalagay ko sa pagtanggal ng lipstick tsaka ng mascara. Natatanggal naman siya. Kaya lang ilang beses muna. Pero okay lang yon kasi gusto ko talaga na zero talaga yung makeup. Ayan. Ito yung ginagamit ko guys. And then after that, ito naman yung ginagamit ko. Ayan yung ginagamit ko naman na exfoliator. Ayan siya. From St. Ives or Ives or Ives. Anyway, kung ano yung basa doon, yun na yun. Gentle smoothing oatmeal scrub and mask. Ginagamit ko din to guys minsan na mask. Yes, pero for me, nung tinry ko siya, hindi siya ganun ka ganda. Malagkit, messy, and all. So, pang exfoliator ko na rin siya. And nakalagay dito is gentle. Ayan, gentle siya. Merong iba't ibang klase to. And kung makikita nyo, gentle. May iba't ibang klase ng ganito na scrub na may moderate at saka deep. Ako po ay hindi bumibili ng moderate at saka deep kasi for me, once na sobrahan po tayo ng pag-exfoliate, magda-dry po yung skin at pwede tayo mag-breakout, magka-clog po yung pores ninyo, kaya hindi po talaga yun advisable. So, mas maganda yung gentle lang. Ayan. Yeah, so, yan yung
ginagamit ko ngayon na pang exfoliate. Kung dati napanood nyo po yung aking dating skincare routine na ginagamit ko po is Lush. Ngayon, meron na po ako nakitang pang sub. Same din siya ng, kung may kita nyo, same din siya ng kulay sa ginamit ko sa Lush. Ewan ko ba't mahilig ba ako dito sa ganito. Ayan. Ayan. Cream din. So, parehas to sa Lush. Ito ay oatmeal scrub. Na may coconut. May coconut talaga siya. Hindi ako mahilig sa smell or sa scent ng coconut. Para sa akin, parang yung matamis na coconut, bukayo ba yun? Parang ganon. So, hindi ako masyadong fan sa, hindi ako fan ng amoy or scent ng coconut. Pero, bearable naman siya. Maganda rin yung effect niya sa akin. So, kaya tinutuloy-tuloy ko siya. So, ayan yung pang-exfoliate ko. And then, wait. After ko na mag-exfoliate, ako ginagamit ko na, ito ay ginagamit ko 2 to 3 times a week lang. Hindi ako araw-araw nagdi-deep cleansing kasi sobrang nakakasira talaga siya ng skin natin sa face. So, I suggest na hindi nyo ginagamit to araw-araw. Although, sabi dito, use 3 to 4 times a week dahil gentle naman siya para sa akin. Kilala ko yung face ko, kilala ko yung skin ko. Mas maganda talaga para sa akin sa skin ko na 2 to 3 times a week lang. And then, next one is, eto, finally, na-try ko to. Ang dami nitong review na nakita ko sa internet na maganda daw. So, I finally tried it. And, ayan siya. Whip soap from Snail White. Ito yung ini-endorse ni Chris Aquino. O siya yung nagpaan dito sa atin sa Philippines. Or, hindi ko alam yung story nito. Story behind this product. Pero, sobrang sikat ito. And, ang daming review nito. And, nung tinry ko siya, sobrang tipid niya nga, guys. Yun lang yung masasabi ko. Sobrang tipid. Almost 2 months ko na siyang gamit. Tingnan nyo naman yung nauubos ko pa lang. Pero kasi sa face ko pa lang to, guys, natatry. Hindi ko inano sa body. But, ayun nga, foam siya. So, kung gusto nyo ng foam, dahil maganda daw yung mga dinudulot ng foam sa atin. So, eto, okay siya. Yung may pagka super matapang yung amoy. Parang rose. Basta matapang yung amoy. Kung okay lang sa inyo yon, edi go nyo na to. Maganda yung effect niya. Super light. Super nakaka-smooth. So, okay naman siya. Nakakabigay naman ng glow. Nakakalinis talaga. So, ayan. Next one, tapos na tayo sa pag-wash or ng face, pag-cleanse ng face. Next naman is yung ginagamit ko na toner. Yung toner ko, wala na ako ibang toner. Una yung toner na ginagamit ko is from Lush. Yung tea tree water, kaya lang naubos ko na yon. And talagang ginagamit ko na is itong Top O. Ayan, lagi ko itong binabanggit, guys. Alam nyo yan, sa aking mga vlog, Top O. Kasi super ganda talaga nito. Nakaka-hydrate ng face. Ayan, nakakailan na ako nito. So, goodbye. Ito na rin ginagamit kong skincare since kasi talagang nag-deep cleanse ako at alam ko at feeling ko talagang wala na akong makeup, wala na akong dirt sa face. Ito na nalagay ko. Ini-spray ko na lang sa aking face. Next one is, syempre hindi mo wala ang ating mask. Ito, madami ako. Kung may papanood nyo yung last video ko bago po ito, mask yun. Yes, true na super talaga. Mawala na ako nitong mga to. Or kahit isang soap lang ako, kahit sino nga lang. Ewan ko ba? So, for me, ang pinaka-importante sa akin is ang masking. Pagmamask. Ang dami ko ditong mask. First is, ang number one na favorite ko is ito. From Lush. Mask of Magna Minty. Ayan. Ito talaga super duper favorite ko to. Kasi, once halimbawa na from biyahe,
stress ako, eto talaga ginagamit ko. Yes, sobra siyang hassle na gamitin and messy siya talagang i-apply, but worth it. At saka meron kasi akong lagayan talaga at saka spatula na talagang or brush na ginagamit ko para mag-apply ng mask. So, hindi na siya ganun kahirap para sa akin. So, ayan. May cooling effect siya. And minty scent siya. So, talaga nakaka-relax. And, yun lang. Talagang, ito yung pinaka-favorite ko from Lush. Mask of Magna Minty. Next is ang aking top O. Top O. Ayan, from Sanso na mask. Yes, mask po ito. Solution po ito ng mask. And then, ito yung pinaka-mask niya. Ilalagay nyo lang siya sa parang cup. And then, lalagay niya solution. And then, ilulubog nyo to. So, ayan lang. Yun naman is para, halimbawa, dehydrated yung face or super dry. Tapos, kailangan nyo lang ng water or para ma-hydrate lang. Ayaw nyo nang, kasi diba may mga iba't ibang mask. Hindi ko compare kasi ang sheet mask, 'di ba, may pagka dewy effect, may oil siyang ingredients. This one naman is water based. So after yung magmask, wala na siyang ano, parang dry na siya, magde-dry na siya. So kung gusto niyo lang yung ganong effect, eto for you. And then next ko na mask is yung aking Aztec. Ayan siya. Yung Aztec na to, ginagamit ko to pag may pimples ako. So, pagka halimbawa nag-breakout yung part ko dito, or dito, or dito, or sa aking face, nagmamask ako nyan. 3 times a week lang. Pag halimbawa, for example, nagkaroon akong pimples dito, yun ang imamask ko 3 times a week. Sa isang linggo yon hanggang sa mag-dry. And then, dun sa natitira na araw na hindi ko siya imamask, nagmamask ako ng sheet mask or yung aking Lush na mask or yung top O. So, yun yung ginagawa ko. Hindi siya yung talagang pero everyday ako nagmamask, guys. Everyday. Importante sa akin yan. Next is eto. Isa kong favorite naman na sheet mask from Mediheal. So, makikita nyo to sa aking last video na ginagamit ko to. This one is my favorite so far na sheet mask. And, kung halimbawa, kailangan nyo ng vitamin sa face or kulang kayo kasi hindi naman ako naglalagay ng essence, ng ampoule, ng kung ano man, yung basta yung mga oil base, hindi po ako naglalagay ng mga ganon. Eto talaga, mask lang talaga yung lalagay ko para mabigyan ng vitamins yung face ko. So, eto. Next one naman is yung aking Nivea Soft Face and Body and Hands. Ayan. So, eto guys is moisturizer naman. After ng mask, naglalagay ako ng moisturizer. Ito ay, ang gustuhan ko dito, meron siyang jojoba oil and vitamin E. Guys, ito ginagamit ko to pag ako ay nag-Aztec mask. Kasi, parang yung Aztec mask kasi is may nagda-dry yung face nyo kasi nagpapadry siya ng pimples. So, yung natitirang skin nyo na wala namang pimples is magdadry, lalo na pagka-dry area yung dito nyo katulad sa akin. So, ito yung ginagamit ko. Ayan. Okay naman siya. Hindi man siya. Light siya. Lightweight. So, okay siya. And then, next one naman is etong aking favorite, Celestial from Lush again. Eto naman, guys. Sobrang heavy nito. Kung halimbawa super dry ng skin nyo, halimbawa malamig or gardening kayo sa araw or kung ano man yung ginawa nyo na talagang nakaka-damage ng face nyo, eto advice ko, Lush. Onti lang yung gamitin nyo, onti lang yung pag-a-apply nyo, talagang as in onti lang, sobrang tipid niya, tapos gaganyan nyo siya sa face, tapos gaganyan nyo lang
So, yung iba kasi, nababasa ko sa mga reviews na nagkakaroon ng breakout kasi super heavy. And then, pagising nila sa umaga, para sila daw nilechonin. So, ang dami ko nakitang reviews niyan. Ang advice ko doon is, huwag masyadong madami. Huwag niyong masyadong damihan yung lagay. Kasi talagang, yun yung effect niya. Okay? Yun yung pinaka, ano niya, dahil sobra. Kaya nga, sabi nila, hindi maganda yung sobra. Dapat tama lang. So, ayan, onti lang. Ontian lang natin. So, ayun lang guys yung aking mga product na ginagamit. I know na hindi ko sinusunod yung sinasabi nila na 10 steps na skincare. Is dahil para sa akin, hindi ko kailangan na sundin. Tinatamad ako guys na maglagay sa face ko. Minsan nga ang nilalagay ko lang is mask. Yes, aminado ako doon. Pag pagod na pagod talaga ako, mask na lang nilalagay ko. Hindi na ako yung anek-anek na yan. So, pero nag-cleanse ako. Minsan hindi ko na nilalagay yung moisturizer. Basta may mask ako. So, yun lang talaga. Ako para sa akin, importante, mask. So, ayan, laking tulong talaga sa akin ng mask. Yun lang po yung aking ma-share sa inyo na bagong skincare routine. Kung gusto nyo po na anhin to, na bilhin or itry, why not? Sobrang mabibili naman siya sa any drugstore. Yung Lush lang yung hindi. Kasi meron yun sa mga branches siguro. Search nyo na lang sa internet. So, ayun. Pero karamihan naman ito, mabibili nyo lang sa Watson's or sa Mercury or sa mga drugstores. So, ayun. Sana nagustuhan nyo po itong video na to. Don't forget to click the like button. Share it with your friends. Malapit na po tayo sa 1,000 subscribers, guys. So, help me to finally achieve the 1,000 subscribers. And don't forget to click the bell notification button para po sa ating mga future videos. Anyway, see you guys on my next video. Bye!